So yun guys, nagagawa ulit tayo ng mantika, no? Ayan, apoy mahina. Lakasan natin. Ayan. So tingnan natin sa loob. So ayan na. Mukulo na. So bale, itong aking pinakuluan ngayon. Taba to ng baboy. No? Lalagyan ko lang ng kunting tubig. Isang cup ng bigas. Ayan. Ganyang karami. Para lang lumabas yung mantika. So bali, haluin natin yung taba para sa itaas, mapunta sa ilalim. Okay. Sa ilalim, mapunta sa taas. At para hindi sila magdikit-dikit. Para hindi dumikit sa kawali. Ayan. So bali, kunting mantika lang ang kunin naman dito kasi kikilawin namin yung iba. Hindi naman siya puro taba, mayroon ding laman. So takpan mo na natin. Okay. So yun guys, after 20 minutes, ayan, halos na ubos na yung tubig. So ang ganda na ng taba, halos naalis na yung taba, sarap na yung kilawin. Bali, pakuluan muna natin ng ilang minuto. So yun guys, after 30 minutes, ayan, nakikita na mayroon ng mantika na lumalabas. Ayan, ayan, nagumantika na. So yung iba, yung ibang parte na sa ilalim, nagkukulay brown na. Okay. Ang palatandaan na meron ng mantika na lumalabas is yung kapag nangangamay mantika na yung singaw niya. Kasi diba tinatakpan ko yan. So kapag nagumantika na yan, yun, lumalabas na yung amoy niyan. So ang technique para mas mabilis lumabas ang mantika is yung kailangan lakasan natin ang apoy. Yeah? So ganyan, lagyan natin sa pula. Yan ang mga technique dyan para mas mabilis. At the same time, kailangan nyo rin bantayan. Okay? Kasi pag hindi nyo binantayan yan, ay natutusta po yung karne. Yan, daba. So ganyan po ang mga technique yan. Ayan, no? Dami ng mantika. Dami ng lumalabas. Okay. So halo-haloin lang natin yan para hindi magdikitan. So so after 35 minutes na pagpapakulo, ayun, ito na yung resulta. So kung mapapansin nyo, ang dami ng mantika. So bali, hanggang dito lang ang magpapakulo dahil medyo manipis na yung ating laman. Kasi kikilawin namin yan bukas. Ayan. So ang daming mantika. Oh. Sarap prito niyan guys. So bali, patayin ko na yung apoy. Ayan. Bali, yung mantika ko, mantika na yan, separate ko yan. Kasi pag hindi ko sineparate yan, baka ito, sobrang nipis na niyan. Wala na makakain. So, basta payo ko lang sa inyo, kapag gusto niyong gumawa ng mantika, kapag kumukulo na, huwag niyong iwanan. Kasi pag iniwan niyo, baka pagbalik niyo, tostado na yan. Baka puro uling na yung taba. At hindi na yan, hindi na magagamit ang mantika kasi mapait na yan. So yun lang po ang babahagi ko sa inyo ngayon ng video. Marami pong salamat sa inyong panonood. Okay? Hanggang sa susunod muli. Salamat. So ito yan guys, no? Yung ating ginagawang mantika. So ito na lang yung tira sa laman. Kunting-kunti na lang. Yan. So sarap kilawin yan. So ito yung mantika niya.
140 kulang-kulang kalahati kalahating kaldero.